Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagalit nga na po si Coach Steve Kerr kay Klay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang player na desidido pang kunin ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops, naputol na nga po ang 5-game winning streak ng Golden State Warriors matapos silang mag-choke at matalo sa kanilang huling game laban sa Los Angeles Clippers. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang sinisisi dito ang kanilang player na si Klay Thompson, since maliban sa pagtatala lamang nga po nito ng 12 points at ang pag-struggle niya sa kanyang shooting, ay nagkaroon rin naman nga po siya ng malaking pagkakamali sa huling mga segundo ng kanilang laro matapos nga po niyang sadyang foul si Russell Westbrook kahit man 3 points lamang kalamangan ng Clippers at meron pang sapat na segundo para makatabla sila sa kanilang laban. Maging ang kanilang head coach nga po na si Steve Kerr ay naging emosyonal at napakamot na lamang ng ulo sa ginawang pagkakamali na ito ni Klay Thompson. Pero ayon nga po sa kanya mga katrops, hindi lang naman nga po si Klay ang may kasalanan sa kanilang pagkatalo. Gayong medyo nag-relax nga na po talaga ang kanilang team pagdating ng 4th quarter na siyang rason bakit nagawa pa ng Clippers na makahabol at manalo sa kanilang laban. Kaya isa nga po itong lesson para sa kanilang kupunan na hindi nga na po dapat sila magpabaya kahit malaki na ang kanilang kalamangan, since ilang beses na naman nga po sila nag-joke ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang player na desidido pang kunin ng Los Angeles Lakers. Pumasok nga po mga katrops ang Lakers sa All-Star Break na maganda ang kanilang kalagayan sa Western Conference. Sa katunayan, kagaya nga po ng napag-usapan natin, bukod nga po sa pagkakaroon nila dito ng winning streak at ang pagiging ika-9 seed nila sa standings, ay meron na naman nga po silang hawak may napakalaking momentum na maaaring nga po nilang gamitin para manalo pa sila sa kanilang mga susunod na game. Napakaganda rin naman nga po na ipinapakitang performance ng kanilang mga players, katulad na lamang na Spencer Dinwiddie, Austin Reeves, Rui Hachimura at D'Angelo Russell. Pero sa kabila nga po niyan ay may mga nagsilabas ang mga trade rumors para naman nga po patungkol sa kanilang team, especially ang kalalabas pa lang na trade na LeBron James papunta sa Golden State Warriors. Pero hindi rin naman nga na po ito papayagan na mangyari ng Lakers, gayong plano nga po talaga nilang panatilihin si LeBron sa kanilang kupunan. Sa katunayan, balak nga po nila nakunin o i-draft ang anak nga po nito na si Bronny James upang makumbinsi lamang nila si LeBron na manatili at magretiro na lamang sa kanilang kupunan. Kaya mukhang sure na nga po na magiging isang Lakers sa susunod na taon si Bronny James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.